Hi everyone, welcome again to my channel. In today's video guys ay umuulan. Ayan, so ngayon guys ipapakita ko sa inyo yung patungan number 2. Ayan kung ano yung hitsura nila, kung ano yung hitsura ng patungan number 2 ko. So teden. So ito yung hitsura ng patungan number 2 ko. Ayan, so ito ay mag 2 years na siya ngayong darating mga September. Ayan, so ganito yung hitsura niya. So dati ang patungan ko dati dito ay parang ano, pahagdan style siya, kaya lang wala siyang bubong na katulad nito. So ayan, katulad niyan mayroong bubong, and ayun, inulit ko, giniba ko, and then yung mga kahoy na ginamit ko ay mga recycle lang, maliban dyan sa yung pinaka-poste nila, yung apat na poste, yan lang yung binili ko at yung bubong. So halos lahat dyan na mga ano ay mga recycle lang. Ayan, so lahat ng mga patungan ko ay mga recycle lang na kahoy, yung binigay lang sa akin ng kaibigan ng in-laws ko, kasi nga yung trabaho niya ay karpentero. So yung mga kahoy na hindi na kailangan, dito niya binibigay sa akin. At nagmukha lang siyang maganda kasi nga pininturahan ko. So ganyan. Walang nagturo sa akin kung ano yung ano style. Ano lang kung ano yung maisip ko. Ayan. So mas mabilisan ano na lang, assemble. So ayan. So kung nakikita ninyo yung dito sa ano, parang makapal siya. Ayan. Dalawang kahoy siya na pinagdikit ko. Katulad nito. Dalawang kahoy na ganito. Kaya siya nagiging ganito. Ayan, para mas mas makaya niya yung bigat ng mga halaman ko sa ibabaw. And then, yung dito naman ay mga wire net din na nilagay ko. So, ito ding wire net pala, binili ko. So, ang binili ko lang dito sa ano ko, patungan ko ay itong poste, bubong, at itong wire net. So, ayun, medyo nakatipid ako konti kasi nga mayroong nagbigay sa akin ng kahoy. Ayun. So, mga recycle kahoy na lang to. And then, ayan, walang mga laman kasi pinaulanan ko yung ibang halaman ko na kailangan ng tubig. Ayan, tinamad na kasi ako magdilig. Ayan. And itong sa ilalim naman, as usual, recycle din to. Itong parang pang drawer. Ayan. Ayan. Mabilis lang siyang hilain. Ayan. Hila-hila. Ayan. So, dito nakalagay yung mga babies propagation ko. Ayan, sa ibabaw. Ayan, kunti lang yung palabas natin. Ayan, ganyan guys. Ayan. So, mas ano pa talaga siya dito sa harap. Pwede pa siyang ilabas. Ayan. So, ganyan yung hitsura niya sa malayuan. So, dito sa katabi niya, dito banda, plano kong gumawa ulit dyan ng parang ganito din. Ayan. Para pwede kong ipatong yung mga embricata ko. Ayan, mga propagation na embricata yan guys. Meron pa akong nilagay sa ibang lugar din na embricata. So ito ay mga experiment kung paano sila mag-survive during summer, kasi nga maselan yung embricata kapag summer. So ayan, mga experiment yan. At naglagay ako ng ibang embricata sa ibang lugar. Meron din ako doon sa aking repotting area, meron din sa bukid, ayun. So ito, ganyan yung hitsura niya guys. Ayan. So dito din sa ilalim, meron din siyang halaman na nilagay ko, pinasilungan. Ayan. Nilagay ko diyan kasi ayun, umuulan nga. Ayun. And kapag umuulan, pinapasok ko siya sa ilalim. Ayan, madali lang siyang ipasok, di ba? Tulak-tulak lang. Ayan. Dapat dalawang kamay para ano, balance yung pagkatulak. Ganyan guys. Ayan, tulak lang. Ayan. 'Di ba? Tulak-tulak portion. So, dito mayroon din ako dito pwedeng lagyan ng halaman, patungan. Meron ako dito kinat na ano, guys. Ayan. Nag-ugat na siya, hindi ko pa tinanim. Ayan. So dito din, pwede din siyang lagyan ng halaman. Dalawang ano,
Ayan. Yung mga halaman dito ay nakalabas muna. Pinaulanan ko muna. And ito naman, kasi bago umulan, diniligan ko siya bottom watering. Ito din. So, yung iba dito na basa ay kahapon, ginawa kong bottom watering. Ito din, ang aking malaking monroe. Ayan, mother plant ng aking mga monroes. And, ayan, dyan. So, hindi pa siya tapos, guys, kasi nag-rearrange ako ngayon. Ayan, medyo makalat pa konti. So, ganyan. Ganyan yung hitsura niya. So, binabalot ko to kapag winter. Ayan, nakabalot siya. Nakita ninyo yung may mga ano. Ayan, may mga clip. Dyan ko kiniklip yung plastic cover during winter. And summer naman, dyan din. Dyan ko kiniklip yung ano, UV cut. Ayan. So, nakaano sila ng UV cut kapag summer. And then, plastic cover kapag winter naman. So, ayan, binabalot ko lang. Napakadali lang. At madali lang siyang ligpitin kapag kailangan ko ng, kapag kailangan ko ng tanggalin. Ayan. So, yan guys, yung itsura ng aking patungan number 2. And, meron din akong patungan number, ayan. Ito, dati, ang nakalagay dito, lalo na dyan sa ibabaw, yan, ngayon ay mga babies ang nakalagay, pero dati ang nakalagay dyan ay mga howarthia ko. Pero yung howarthia ko kasi, nilagay ko na sa ano, repotting area ko. Tinamad na akong maglipat sa kanila, so doon na lang sila. Total, hindi naman masyadong kailangan ng sun exposure yung howarthia. Ano lang, bright shaded area, okay na sa kanila, so hindi ko na nilipat. Ang nilagay ko na lang dito, itong mga ganito na halaman ko, ayan. Mga ganito, ayan. Yung mga luma na, na kailangan kong i-ano, plano kong i-palitan ng lupa. Ayan. Ayan. Nandito sila. Ayan, early sunshine. Ito, at itong mibina ko, nandito. So, ito mga cuttings ng mga purple delight ko. Ayan. Ayan. Ayan, wala pang ugat. Ayan, kinat ko siya. So, ang pinakapuno nito nandito sa ilalim ng patungan. Nandoon sa ilalim. Ayun, nandun sa likod. Ayan. Nandun yung ano. So, yan. Ang nilagay ko muna dito ay mga, ayan, mga babies. Dito muna sila. Ayan. Mga babies propagation ko nandito, nakapatong. Nandun din sa ilalim. Ayan. So, ito, balak kong ilipat siya. Itabi doon sa patungan number 1 ko. Ayan. So, hindi ko pa rin nalipat. Ayan. So, yun lang guys, yung ano, hindi pa arrange yung mga halaman ko dito. Ayan. Magulo-gulo pa. So, yung mga ano dyan, yung mga halaman na dapat nandyan ay nandito. Ayan, pinaulanan ko. Ayan, nandito pinaulanan ko sila. Nilabas ko sila kahapon para maulanan. Ayan. So, nandito yung suyon. Ayan, suyon ko. And, mayroon na naman akong nagka. Ayan, sunburn. Sunburn yan, guys. Kasi nakalimutan ko siyang ilagay sa UV cut. So, ayan, naiwan ko siya sa labas. At nung nakarang araw, napaka-init talaga ng ano namin, ng panahon namin nung nakarang araw, 2 days. So, ayan, siya lang ang nagka-sunburn kasi nga, naiwan ko siya sa labas na direct sunlight siya. Ayan, nangitim yung dahon sa sobrang sunburn na luto. Ayan, crispy na. So, talagang sobrang damage niya. Hindi ko napansin. Yan, dito din oh. Tingnan niyo. Ayun oh. Grabe ang damage ng sunburn niya. Yan. So mayroong baby na ang aking lipstick. Yan si Luella. And ito na naman si ano, Ebony. So kailangan ko na siyang iligpit yata, guys. Ayan, baka ma-overwater ulit siya. Ayan, na-overwater siya nung nakaraan. Ayan, nakita ninyo, nag-crack yung dahon.
Ayan, sign ng overwater siya. Ayan, nasobra sa tubig kaya siya nag-crack yung dahon. So kailangan ko na naman siyang iligpit. Ano na nga natin? Pasilong na nga natin siya para hindi na siya masobra sa tubig. Ayan, diyan na siya. Ayan. So, ayan. So, yun guys, kapag na-arrange ko na yung mga halaman dito, ipakita ko ulit sa inyo kung ano yung hitsura. Ayan. So, dito nakalagay yung mga nakalagay sa big pots na mga halaman ko. So, yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Thank you so much for watching guys. Bye-bye!